Turn on dining light. Alright guys, welcome back to another video. Today, meron ulit tayong i-review na isang truck mounted crane na nabili ko kay Sir Avriel Art. Yan, yung nasa screen nyo. Si Sir Avriel is a highly rated seller. So, go check his Facebook page and follow his post para makita nyo yung mga updated post niya na item for sale. Baka malay nyo, din hinahanap nyo, no? Okay, so thank you very much, Sir Avriel Art, for this product. Okay, ang nabili ko sa kanya is, it is a Siku 3534 model, 1:50 scale, Mercedes-Benz Atego. It is a truck-mounted crane, a heavy vehicle, but in a lower range. Magulo ba? Okay, so ang sabi dito sa specs niya is it is a heavy vehicle pero in a lower range because it is a truck mounted crane. Okay, yun yung crane niya guys. So yung sa Siku, mga Siku models, no, maganda sa Siku models is this is yung mga product nila is licensed by Mercedes. Meron kasi kung isang truck dito na na-acquire ko, ang brand niya is KDW pero hindi siya licensed by any manufacturer. Pero dito sa mga Siku models, licensed to. Okay? So, sa details niya and material, dito sa truck head niya na nakikita niya na red is metal, diecast yan. Pati itong nasa baba niya, itong gray part na to, itong chassis niya. Ayan, that is metal. Ang plastic sa kanya is itong side mirror, saka itong visor niya. Okay? On the top, meron siyang warning lights na clear. Maganda to, clear siya, hindi siya yung solid color. Ayan, parang may transparent siya. Okay? Dito sa details niya sa interior niya, fix yung interior like yung steering wheel niya pero that's all goods kasi hindi naman nabubuksan yung pintuan nito. Okay, goods na rin siya. Wala siyang back window, wala siyang sunroof, moonroof. Clear yung acrylic niya dito sa mirrors niya, tong window niya, tong side window niya saka tong windshield niya. Okay, so yung emblem ng Mercedes. This is Atego. Yan. Yung Mercedes pala, in early 90s, binago na nila yung mga truck models nila. Diba, yung mga karaniwan truck model, may na-number yun, diba? Pero itong si Mercedes, sa mga ganitong truck, binago na niya. This is Atego. Meron silang Actros yun. Meron ako ng Actros. Meron silang Acelo, Axor, Antos, Arox. Yan. Ganun na yung mga pangalan ng mga trucks nila. I think sa man ganun din yung man na truck. Pero meron kasi akong man truck na TGS eh. TGS yung pinaka model number na niya. Okay, so dito yung grill niya is metal pero painted ng black. Tapos yung headlights niya is painted lang siya. Hindi siya acrylic. Painted lang siya, kulay gray yan. Pati itong tawag dito, itong fog lamps niya. Wala siyang detail ng signal lights. Wala siyang ganun. Pero meron siyang plate number. Okay, on this side, yung pintuan niya is fixed. Hindi na bubuksan. Hindi rin ito naitutungo yung head niya. Hindi siya nagagalaw na ganun. Para makita yung engine bay niya. Okay. Itong rubber niya is rubber talaga pag Siku. Satisfied ako dyan sa rubber niya. Tapos yung rim niya is plastic. May details din. Okay. Pagdating naman dito sa ano niya, sa crane part niya, yan yung boom body niya na to, including tong stand niya, itong balance stand niya. Saka yung body, that is all metal, lahat ng red na yan. Saka to parang chrome finish na to. Saka itong parang itong chrome din na stand na to. Yan, that's all on diecast. Okay, dito sa flatbed niya, this is wholly
diecast metal, pati itong gate niya. Yan, on this side, yung sa ibabaw, two-part to eh. This is plastic, papunta doon, plastic yung nasa ibabaw. But, itong nasa ilalim niya, this is diecast. Yan, metal part yan. Yan, okay, may details siya ng 3534 model. Siku, yan, diecast tong, ilalim niya na to, all the way there. Yan, may tornilyo eh. Okay, this is a two-axle rear wheel. Tigalaway gulong niya. Yan. Tapos, this side, itong tapalodo niya. This is plastic. Part yan ng ditong bumper niya. Saka yung bracket ng stoplight details niya. Saka yung flasher niya. Yan, plastic yan. Okay, on this side, metal din tong gate niya. Yung meron siya ditong tawag dito, yung para sa trailer hook, this is plastic. Yan, plastic din yan. Okay. On this side, dito buo to, this is metal. Yan, metal yan. Yung parang, yung ba to? Yung, ano niya, yung oil tank niya. Okay. Metal din to. Okay, so that's it. Yung functionality niya, syempre, this is a crane truck, no? Meron ditong support arm, support tata, balance feet pagka i-deploy na yung tawag dito, itong crane niya. Syempre, ganun yung mga heavy equipment, no? Unfortunately, this is fixed. Di tulad ng isang truck ko na nai-adjust tong pinaka-tip niya. Nai-adjust mo siya, naiikot mo siya para tumaas siya. Pag dinisplay mo siya, pwede siyang naka-elevate na gano'n yung mga front wheel niya. This is fixed nga lang sa model na to. Yan. Okay? Tapos, itong flatbed niya, syempre, flatbed yan. Yan, may hydraulic siya doon, itataas yan. Plastic yung itim na yan, tapos diecast metal yung chrome part na yan, yung hydraulic niya. Yan, nababuksan yan, syempre. Okay, so dito nasa exciting part na to. Yung crane niya, this is a four-part crane. Apat na, tawag doon, na part. Okay, this is the first part. This is the second part. Kita nyo ba, guys? Teka nga. Yan. Okay, this is the third part. And finally, yung pinaka fourth part niya, yung may hook. Okay? Dito brand new guys, ano nakuha ko to. May mga dents to and may mga drawings dyan. Nilinis ko lang siya. And luckily, natanggal ko yung, ano na yun, yung ginamit na material na yan. And nung nakuha ko sa kanya tong end na hook na to, putol to. So, niriglo ko lang siya. Okay, itong mga black part na to is plastic, including dito sa may hydraulics niya. Yan, pero diecast metal yung gray, saka itong chrome part na to sa hydraulic. Saka yung mga, ano niya, yung mga tubs na yon, yung joint tubs niya, that is metal. Yan, basta black, yung color is plastic. Yan, all the way there, lahat ng gray nakikita niyo dyan is, saka yung body niya na yon, yung red na yon is diecast metal. Okay, so ganyan yung itsura ng truck na yan. Etong truck na to, nakakita ko na ito sa kalsada na ito eh. Nakakita ko sa on-site, mga construction site. Ginagamit nila to to transport yung mga gravel and site like yun, gravel and sand. Nalagay nila dito. Tapos, pwede rin siya mag-cargo ng mga materials nila, like yung mga cement. Ginagamitan na ng crane just to, tapos nakapalit yun, tapos meron siyang, may mga chains doon para may lagay nila sa likod. Okay? Yan, ginagamit din nila to parang pang lift ng from one place to another ng mga heavy materials na nakapalit. Yan, naiikot mo siya 360 degrees.
But pagdating dito kasi tatama na to. So kailangan mo i-lift to yan para maikot mo siya ng 360 degrees. Wala siyang stopper, so freely nakakaikot siya. Pag dinisplay mo siya, ganyan siya. Ganda. Diba gano'n guys? Ganda rin. Yan. So, domestic yung mga ganitong truck. Meron ito sa Pilipinas. Okay, so pag ibabalik, balik muna natin guys. Baka ma-damage ko itong pinaka-crane niya. So, ganun lang siya pag kinupi. Yan. Ganyan siya usually. Pagka hindi naka-deploy. Yan. Okay, so what do you think guys sa ano na to, sa truck na to? Don't know kung anong year issued tong ano to, yung truck na to. Siguro mga sometime 2010 na ganun. Tapos I don't know rin, hindi ko rin alam kung discontinued na to kasi meron pa nito sa Lazada and Shopee platform. Yan. So check nyo na lang doon kung magkano yung presyo niya, hindi ko i-reveal dito, no. Okay guys, anyway, meron pa isang nabili sa kanya na isang Siku trailer truck, trailer ito, pero this is a trailer ng farm truck na ang scale is 1 to 8 to 7. Yan, nabili ko rin sa kanya to, second hand lang din to. Wala tong model number, ang nakalagay sa kanya yung Siku lang kasi sa model number doon makikita yung scale niya, pero ito yung pinagbasihan ko, yung crimpy half pipe, so this is 1 to 7 scale. Yan. So, binili ko na rin kay sir. Anyway, wala akong farm truck ng ganung scale. Meron ako is 1:32. Pero, nai-attach ko siya dito freely. Yan. Ganyan siya. Okay? So, what do you think, guys? There you have it. Kung gusto pa makakita ng ganitong truck review, just follow my page. Check nyo yung Facebook, yung TikTok, and YouTube account ko. Follow na rin for more. And thank you sa mga views nyo again. Di ko na-expect yun. Ang purpose talaga na itong video ko is for documentation ng mga nako-collect ko for future reference maybe. Pero this is just a hobby. Pero thank you pa rin sa mga views nyo. So, till next video na lang po tayo and goodbye.